So guys, ang ganap for today is maglo-long drive kami, or 2D. And ayan, meron akong extra hat or sombrero para sa UV cut. May UV cut kasi ito eh, para hindi masyadong babad sa araw yung face. Pero cloudy naman ngayon kasi meron nga daw typhoon. Hopefully hindi siya umulan. And meron akong arm cover. Motorista sa rules. Madali bang magsingit-singit? Kami lang ang hindi sumusunod sa rules, guys. Kahit na mahaba-haba yung traffic ng sasakyan, nakasingit-singit siya sa mga distance ng mga cars. Sa gilid-gilid pa. And ano ba yung gusto ko sa pagbabike? Kasi pagka yung sasakyan, medyo limited lang yung nakikita mo sa labas, kasi di ba syempre may mga doors. Pero SUV naman yung sasakyan namin, actually kita naman. Pero kasi pag bike, talagang kita mo siya buong 360 degree, di ba? Kaya lang wala kang protection. Yun nga lang. Nasa pag-iingat na lang na magda-drive. And ang isa pang good option sa pagbabike, mura yung gasoline niya. Mahal kasi gasoline dito sa Japan eh. Kahit na bumiyahe kami ng 6 hours, balikan yun na. Ang ginagastos lang namin sa gasoline is nasa 1,000, minsan wala pang 1,000 yan eh. So, nasa 380 pesos. Biruin mo ang mura nun. Eh, yung car namin, SUV siya. Tapos, premium pa yung gasoline niya. Grabe, siguro sa konting biyahe lang namin, halimbawa mga 3 hours, gagastos na kami doon ng 3,000 yen. But, protected ka naman talaga. Kahit umulan, umaraw, pag umulan, hindi ka mababasa, pag umaraw, hindi ka maiinitan, and may aircon. Dito nga naman sa bike, bugbog ka sa hangin, sa pollution, and yun nga, hindi ka protected pag halimbawa man magkakaroon ng aksidente. Noon nga, naalala ko yung mga anak ko pag nagsasabi ng, "Mama, gusto kong bumili ng motorbike." Naku, talagang ang pagkakahindi ko. Kasi nakaka-worry, di ba? But, eto kami, nagagalit nga yung biyenan ko. Kung kailan kayo tumanda, saka kayo nagpa-bike-bike-bike na ganyan. And, minsan, itong asawa ko, napakabilis magpatakbo, nakakatakot din. 3 hours. Mabait naman siya sa rule. Sunod-sunod din sa bawal singit-singit. Inaayos yung kalsada, guys. Pagkain ganyan yung kalsada dito sa Japan. May kaunti mga lubak, nagiging lubak-lubak ba. Inaayos agad nila.
Ayan, oh. Sa gabi nila inaayos yan pag wala na masyadong dumadaan sa sasakyan. Tokyo FM Radio Station. Buti na lang, dala ko ang aking power bank. Wala nang battery agad. Yellow lane, line. Bawal maglipat-lipat, oy. Mag-wait-wait kami rito sa likod. Meeting na naman po si Habibio. Ayan guys, grabe ang haba ng traffic dito. Bakit kaya traffic ako? Actually guys, pagka yung papunta ka na sa ganito, papuntang Chiba, kasi may mga airport tsaka may mga sa ferry station, marami na mga truck. Kaya medyo takot ako sa ganito. Super traffic pa rin. Ngayon ang lalaki ng mga truck. Ang tawag ko na Jojoy. Dito, one lane na lang siya. Mabalagay. Ayan, singit pa more. Singit pa more. Sige, singit pa more. Diretso, one lane. Yung liliko sa kanan, isang lane. Tapos yung liliko sa kaliwa, isang lane. Kaya nagkakasama-sama dun yung sasakyan sa likod. Masyadong puno, kaya medyo mas malamig-lamig na yung hangin. So guys, yan yung dinayo namin. Ramen, nakapila pa rin kahit ganitong oras. Mag 2 p.m. na. See? Hindi siya pwede ng lunch. Malate lang pwede. Hindi na mo. Hindi na mo. Gyoza, mochikairi. Take out ng gyoza and memma. Memma. Memma meron palang niko. Memma niko si pero japata. Mecha oishii desu. Nakaka-refresh siya. Tapos yung makikita mo yung palayan. Kulay ginto.
ibig sabihin, malapit na siyang ma-harvest. So, hindi nagkakaubusan ng bigas dito sa Japan. Nagkaroon lang ng panic buying. Dahil nung after magka-earthquake. And ang mahal-mahal ng bigas ngayon. So, hindi mo nabibili. Pero sa makikita ko dito sa Chiba, marami ng mga ano yung palayan na kulay gold na yung palay. So, siguro, mga wait lang na mga 2 weeks, marami na naman sigurong bigas na lalabas sa mga depart, sa mga grocery store. Ang daming bigas eh. See? Pahiga na yung bigas ay yung palay. So, ibig sabihin, malapit na siya mainit. May bagyo eh, pero hindi dumaan dito. Ito yung ang lalayo ng mga barko, nakatigil lang. Lumihis yung bagyo. Pero mataas yung dagat. Mataas yung tubig. Dati kita yung mga bato dyan sa baba eh. So, fresh na guys, after matuling kalahati pa lang yung natatakbo namin. Tapos na mag-public bath. Okay, yung public bath dito, maraming different kinds of bathtub. Ang init ng sobra. Fresh na. May mga relax, massage chair. And then, dyan yung public bath. May relaxation din dito. Japanese. May kainan din. Ay. So, share din dito. 19 minutes go hawking. 500 yen.
Sky Sky Tree. Arakawa River. Malapit na kami sa bahay namin. Touchdown! Thank you, Lord, for our safe ride.